Okay, we are back dito sa AMD Sapphire OGA Dota Pit NA. Anten LATAM. So this is the game number 2 between Infamous Gaming and Business Associate at 1-0 na po yung Business Associate dito. So ako nga pala to si Daddy A. And ako nga pala si Ate Mo Casey. And again, bago ang lahat, ano mang ginagawa natin kapag pickings pa lang, syempre magbe-bet muna tayo. Game number 2, Infamous Gaming versus Business Associates. Tingin mo, Daddy, saan? Infamous ulit tayo? Taga, silipin mo natin yung drop. Taga. Sa Infamous pa rin. Oo, nag-assume lang kanina yung Ember Spirit. Ito, Ember Spirit na naman ulit sila. Pero sinamahan na nga nila ng NP. Tama, ang bakbakan ang gusto ng ano dito. No? Shoutout nga pala sa ano referral code na... Luponya, magkakay, mali. Okay lang yan. Kung saan sa buhay, kailangan mo talaga magkakay para matang pa. Yun nga, use your code, Lupon WXC. Puro small letters lang. So, mag nag-aarap nga pa kayo ng ano ha, real money betting, punta lang kayo sa Phoenix Bet. Pero yon, balik na tayo sa ating draft. Dito, Infamous Gaming, banned out the Klinks, Viper, Kunkka, and ES, and they picked the Ember Spirit and NP. Well, sa kabila naman dito, Business Associates, they banned out the Bath Rider, Void Spirit, Wraith King, and MK. Ayaw nila ng Void Spirit na. Tama na. And sa kabila naman, Infamous, ayaw na nila ng Klinks. Huwag nyo nang ibigay kay mo ang Klinks. And they picked up the Ogre Magi and Doom. Dalawang maskulado agad to, ah. Oo, oh, yun. Shoutout nga pala kay Free, kay JB, sa kay Jeremy. Oo, oh, nagkas sila Kuya D, sa si Ate Aki kanina. Magandang madaling araw sa inyong lahat dyan na nasa chat. Make sure na nakashare kayo. Dahil kung hindi, malulungkot kami. Pero nagban na ng Anti-Mage dito yung Business Associates. Let's see. Pwede yatang Greenstroke eh, no? Oh, threat din kasi sa kanila talaga kanina yung Anti-Mage. Eh. Nakita mo naman talaga kung gaano kabilis nakuha ng Anti-Mage yung farm. It's just that hindi masyadong nagamit. Naalagaan. Ng Anti-Mage and naalagaan. Hindi masyadong nasustain yung kalamangan. Hindi masyadong nasustain ng Infamous yung kalamangan nila. Hindi nila, what you call that? Hindi nila na-maintain. Hindi nila na-maintain yung kalamangan nila kanina. Yun. Pero threat pa rin siya sa Business Associates. Might as well, tanggalin mo na lang din sa listahan. Pero third pick for Business Associates, ano kaya yung sagot nila dito sa Ember Spirit plus Nature's Prophet. Dalawang hero na, well, nandun yung roaming capability. But Lina. Okay, Lina, Inverse. Lina, Inverse, no? Ano kasi, napaka-flexible din kasi ng Lina na hero. You can put the Lina on support, you can put the Lina on core. So, kung ano na lang perspective ng Business Associates dito. Yung Infamous dito, mag-iisip ngayon, ano bang lane ng Lina? Naglagay na nga sila ng Nature's Prophet, eh, no? Pero siguro parang nakulangan sila sa pagbigay ng pressure ng Ember kanina. Eh. But if Ember Spirit core ulit to, or Ember Spirit mid ulit to, Lina is very good hero to match up against Ember. Sa mid lane na. Ah. Okay, siya natin yung third pick. So, Bane, parang ano ah. Bane, third pick for Infamous Gaming. Wala. They wanted some control for Infamous. Oh, lockdown. Kulang din nila. Control sa Doom. Control sa ever na core na kukunin ng Business Associates dito. Plus, yung ano na rin. Naming phase na rin. Shoutout nga pala kay Sir Sunny Damikog. Oh, yellow boss shoutout Sunny. Shoutout naman pang boss here from Bye Bye Leyte. Pabati yung mga tao dito sa Maya Computer Shop. Ayan, naka-speaker ka ba, boss? Kung naka-speaker ka, shoutout sa mga tao sa comp shop dyan. Mag-ingay. I was once a comp shop girl. Ah, talaga? Oo. Nanggaling tayo dyan. Pag mga ano, mga old Dota 2 player, wow, old talaga. Ayan, nanggaling kasi tayo kami, sa mga tambay-tambay shop. Oo, kami ni Ngoya Reb, si Koya Reb mo. Ano pa lang eh, panahon pa lang ng ano nun eh. Panahon ng Kastila. Oo, panahon pa lang na yung mapa kinukuha pa lang sa Get Dota, nag-Dota na kami. Oo, medyo tagal na nga yun ah.
Tama rin, pero shoutout nga pala kay Robert Baksal, pero kala ko pipick ng Grimstroke eh, no? Na para magsisynchronize dito sa Doom eh, no? Oh, I thought so then. Pero siguro carry yung easy. Carry ano na to? Carry siguro kulang ng business, no? Carry na lang yung kulang nito, but more pick for Infamous. Well, this is a very risky move for Infamous. Risky nga, since no? May dahil boom, may Doom, yep, mayroon silang burst damage dito. So kailangan ulit maging maingat ng Infamous. 10 seconds. Nako. Nagban ng Queen of Pain, no? So nagban ng Queen of Pain, ayaw nila ng counter sa Morph. Pero parang carry na lang talaga ang ano dito eh, no? Casey, no? Inaantay ng ano, no? Ng business associate. For sure, carry na lang to. Na carry na tingin ko, kayang sumabay sa late game ng Morphling. Troll? Pwede? Troll? It's one of the hero na pwedeng sumabay kay Morphling with that ensnare. And then yung trance niya din, iwas combo sa pag may Ethereal Blade combination itong si Morphling. And yung Bloodlust na rin, pwede siya mag-complement sa Troll. Troll, gusto okay ko makita sa Business Associates dito. Nagban ng Broodmother? Cheesy hero na binan na... Cheesy strats, no? Cheesy strats. Iwasan mo na lang din since Ember din kasi yung magiging katapat ng Broody Fever. Pero shoutout nga pala kay Manager Robert Baksal ng BSB, ha? Ayun. Sama rin sa team. Sama rin sa team po yan. Labo siya kan? Manager Bird, oh. Si Mr. 1 million po. LC. For Infamous. So, 4 na ano to, nature. 4 na NP. 4 NP nga ito. Yan naman gusto ko makita din ngayon eh. NP na ano lang talaga. For getting a deep ward, ganyan. Para din sa magandang Inside information backup, no? Na kayang ibigay dito ng mga deep ward ni NP sa early. What ito, pwede tinan natin. Business Associates, last pick nila dito is, what do you think, Tate A? Carry to, pero ano kaya ang sagot? Kasi parang unlaning na kalaban nila dito, NP saka LC, no? Mukhang yun ang magkasama sa lane. Tingin mo kay Casey. Ah, yes. Bane Morph magkasama, NP, LC. Hello! Kaya kailangan talaga nila ng matibay na ano dito. Matibay na core. I'd personally pick that troll kung gusto nila mag-troll. Pero maraming option eh. They can pick the PL. TB. For natural holder ng defusal. They can pick the TB. Kasi maganda rin yung buff ng TB ngayon. At saka sasabay din naman talaga sa Morphling yan. Oh, yun. Isa pa. Sa late game na sasabay. Pero ang ganda ng troll para sa akin talaga dito. I want to see 40, some troll plays. 40 seconds away. Pero yung Morphling, may Doom kasi dito. Eh, no? Kaya parang nangangamba talaga ako sa port pick ng Morphling, no? Siguro pwede siya dito ano, dito this time pwede talaga magamit yung resistance with that with that Doom. Ito na, re-reveal na. Oh, but they wanted the first one. Oh, sa warrior. Sino ng Papa Bear? So Eternal Envy mid. Oh, so Doom mid. Doom mid. Oh, I see. Snaking 4 na Lina. Lina na 4 yung gusto nilang gawin dito. Well, it's for the laning phase na rin siguro. Kasi itong si Morphling, kailangan may haharas talaga dyan sa early. Na, well, long range naman talaga itong si Lina. Kayang-kaya niyang mag-provide ng magandang harassment na ibibigay niya kay Morphling. As for Ursa pick, well, it's a safe pick din naman kasi si Ursa is binabattle fury na ngayon. So, kaya naman niya makasabay sa farming ng isang Morphling. But the thing is, meron kasing Sprout, meron ultimate itong si Bane, which is yung grip niya. Parang ang dami pang kat sa kanya. Ang daming pang kite dito ng isang Ursa. So, medyo kailangan maganda yung item na bubuin niya dito. Kailangan niya ng mga
hindi ganun na pang kahit na, I mean, mga iwas pang kahit na items. Pero kayo na kalido, Casey, din mo, Nostra sa picking. This time, pupunta pa rin tayo sa Infamous. I want to see some more plays kasi kaya naman niya talaga sumabay. Wag lang siyang madudum talaga dito. May pang-hold din naman yung Infamous dito. So, tingin ko kaya naman nila to. Pero kung gagawin ng Ember Spirit, yung tulad ng laro niya ng Game 1, no? Maganda. Given, tas meron ka pang instant backup coming from the Nature's Prophet. Medyo mas maganda. Kung may execute nila, yung tulad ng laro nila ng kanina ng Game 1, yung early game nila kanina. Yung early game nga, magmamatter. Yung early game lang. Pero magandang madaling araw muna sa atin sa mga chat. Hello sa inyo, guys. Be sure to share the stream, mga kaibigan, natin sa Kuya Nick page. So papakilala po muna natin para sa side nga ng Infamous. So, si Acel. Acel God. Yep. Acel God using the bay niya rito kay XY para sa kanyang LC. Ember ni Michael Papita using the Nature's Prophet at si Paras para sa kanyang Morphling. Ayan, well, sa side naman ng Business Associates, we have Fear on Ogre Magi, Mu on Ursa, Snaking on Lina, EE, Sama on Doom, and Brax naman para sa kanyang SK. Or Sand King. Sagi may busy sa umpisa sa Infamous, eh. Well, oo nga. Yung Ursa nasa baba. Pansin mo, Daddy, eh, pag-pick ng North American sa South American, pagdating sa drafting, ibang-iba rin talaga eh, no? Baga, medyo nag-differ pa rin kahit masabihin mo mag-iisa lang silang lugar. Oo, ang gulo, no? Iba-iba yung drafting simula ng pag-update. Pero shoutout nga pala kay Tito P. Lodge natin, nagising pa. Tito P. Kanang choice dito ng Morphling if magbubuo talaga siya ng Ethereal Blade at saka some HP items and resistance as well. Well, sa kalagayan naman dito ni Ember Spirit, pwedeng siya yung humawak ngayon ng vessel for the Ursa, for the Doom, and for the Ogre Magi as well. Well, si LC dito at saka itong si Bane, ang kailangan lang naman nilang gawin dito is to hold the Ursa. Yun lang talaga yung pinaka kailangan nilang maiwasan. Gawin. Oo. Sa kabila naman, Business Associates dito, pag na-doom nila si Morphling, napakalaking bagay nun talaga para sa kanila. At saka pag napag-farm nila si Ursa dito. Kumbaga, syempre, Morphling and Ursa pagdating sa pagfa-farm, talagang mauunahan ni Morphling yan. Unless mag-battle fury talaga tong si Ursa. Pero ang ganda ng update dun sa Doom, ha? Naulit. Fifty na kaagad yung ano, no? Yung pag-deborn ng gold. Level 1 pa lang. Mm-hmm. Level 1 pa lang. Hindi siya masyadong nabuff. Pero yung level 1 niya yung pinaka-nabuff. Pero pagka max ganda, level, no? Siya halos same lang naman. Pero yung ano sa early, may factor din siguro, no? May malaki din factor din talaga. Usually, pag nagre-review ko ng gantong update, tinitingnan ko talaga yung level 1 na factor nila. Pagka yung level 1 nila, kung malaki yung impact o maliit yung impact. Tutulong na lang si Tito P. Ano nga pala to, ha, para sa mga nanonood dyan, sa game number 2 na po pala to. So, best of 3 series. So, 1-0 para sa Business Associates. Mm-hmm. And guys, if you wanna try out yung mga mga site, PhoenixBet and Dota 2han, use our referral code LupanWXC. May napansin lang ako kasi sa middle lane, not the usual na range script yung kinakain kagad yun ng Doom, eh. Anong ano niya? Teka lang. Haven't checked. Anong dinivar niya? Yung melee. Okay. Maghirap talaga katapat ng Lina. Haba talaga ng range, eh, no? Mm-hmm. Pero nakita mo naman yung ginawa nila dito. Nilagay nila yung Morphling sa middle lane. Para at least, diba, Doom din yung katapat niya. And maaga siya makakapag level 6. Oo, try lane yung bottom natin. Pero Eternal Envy, second skill. Tira natin dito, running low and slight. Sinilasal ba nga siya ng Scorched Earth? Pero buhay nga siya ron, mga kaibigan. Ha? Kamunti ka na naman sa Eternal Envy. Pero may bakbakan dito sa baba. Bane, it's only an inch of life. At abot nga siya ng Lina. Napakahaba nga ng range.
eto na nga bakbakan, 3 versus 3 rito. Nagkasanga rito ng overwhelming odds yung ating tropang LC, pero si Pierre with only 1/4 life, tamang paluan nga lang dito, suktukan ng magkabila at out lang din. Pero still 1-0 first blood para sa Business Associates. Medyo masaya sila sa pangyayari din sa may bottom lane. Sinabayan din nila yung ano, yung bottom lane dito ng Infamous. Well, kasi Ogre and then Lina yung support ng isang Ursa. So talagang masisecure niya yung farm ng Ursa. Kita mo? Kita ang lakas ng lane si Big sa baba. Daddy Fear. Wow, Big Daddy. Snowtail yun. Yung ano, kalabaw lang ang tumatanda. No? Pag Ogre kasi yung Kiro, naisip ko talaga si Snowtail. Di ko alam kung bakit. Si Big Daddy Snowtail. Favorite niya ba yan? Pero rooted dito si Snake King. Pero tinatay natin kung makakatakbo. Habulin nga siya rito ng Ember Spirit. Let's see kung sapat na ba yung right clicks dito. Habutan nga ba? Palo? Pero buhay. Boy, ang bata. Buhay. Uy! Ito tumulong na yung Ursa Warrior. Tinatay kung pwedeng abutan. Fire Blast. Kinat nga dito. Light Strike Array. At patay ang Ember Spirit. And the kill will go to move. Ayun ang magandang araw mga sir. At 2-0 para sa Business Associates. Maganda para sa kanila. Delikado yung bottom lane talaga dito at the moment ng Infamous kasi may multiple stuns, makunat yung supports dito ng Business Associates. So talagang medyo mayayari dito kung sino man yung naka-lane dito sa ngayon. Sakasulit yung right click ng Lina. Ang lahayo, sulit no? Sulit talaga. Sulit sa bottom lane. Dalawang melee, oh. Hindi makalapit. Pag lumapit itong si Bane, medyo mayayari talaga siya dito. Ngayon rin yung isa pa. Umuwi na ko po. Second skill, pero lagi na lang ano. Duguan si Eternal Envy sa may middle lane. Ito na nga si Mu. The man in the action. Pero 2 versus 3 situation. Here comes si Lina. Kakababa nga lang niya dito. Pero tinan natin LC. May stun. Ma-hold niya rito. Lockdown si LC. Again, another kill going to the Ursa. Medyo hindi maganda to ha. Nakakadalawang kill na kagad. Para hindi maganda. Para side ng Infamous. Delikado pa to si Bane. No, wala siyang steam. Pwede nga siyang ngat-ngatin. Pero makakatakbo. At medyo malalim na nga at di na nga nilalango yan. So back to farming, trabaho ulit. Ito naman tuloy-tuloy yung bakbakan. Ayaw nilang tumigil pero the kill will go to Fear. Pero 4-0 na. 4 kontra sa wala. And it will go to the side of Business Associates. Medyo maganda para talaga para sa kanila. Medyo mayayari talaga sila dito sa multiple or yung chain stun ng Lina plus Ogre. Yan yung L-classic. Isip mo talaga sa laning eh. Talagang hindi kailangan i-reserve ni LC yung kanyang president. Ang grabe yung mind presence dito ni Snake King, no? Pagkagaling niya sa baba, trabaho doon, umagaw naman siya ng power doon, rune doon sa may middle. So, walang rune dito si Eternal Envy. So, wala naman niya. Bote ba si Envy? Si Envy. Wala. Walang bote si... Okay, tinatid din na may inabot nga rito ng Searing Chain, pero Snake King, tumalon nga rito yung Ursa Warrior. Pero bakbakan pa rin sa may bottom side na stun. Let's see. Ito na nga yung tinatabi ni nga ni Casey na control. Pero meron purifier. Nailigtas nga siya ron. Pero kamunti ka na. Oops. Lina, delikado. Pero wala sila. Pero hindi nila maabot si Lina. Hindi maabot eh. Hindi talaga layo ni Kumare. Medyo hindi nga siya maabot Mars. Masyado malayo. Pero bounty rune. Lalabas na nga siya rito. 20 seconds away. Ito kailangan nila i-contest tong rune na to, pero it's a bit dangerous for them to contest this this bounty rune. Pero wala kasi yung Lina dito, so ito yung chance nila. Now is the perfect chance para makakuha ng bounty runes. Pero at least may gante dito yung business associate. Makakadalawa naman dun. Ayun, napapalakad na yung Sun King. So it's gonna be a 2-for-2 bounty rune lang. Pero goods lang. Itong Morphling nakapag-farm naman na maayos sa middle lane. Bagay. Level 6 kontra sa level 5. Oh, yun na yung hope nila sa ngayon sa early pa lang eh. Kasi siya yung may pinakamagandang laning phase. Dito kasi yung baba, medyo nagkakaroon ng problem regarding dito sa katapat nila na tri-lane. Na Ursa. Lina over. Nako, kailangan yung Bane dito mag-level 6 ba? Oops, dumalaw nga yung Lina rito. Nako po, patay. Ang Nature's Prophet doon sa may top lane at patay din yung LC doon sa may bottom lane. Grabe, pero napick up nila yung Ursa. Pero eto na nga, tamang palo nga lang dito yung Ogre Magi. Tignan natin. Unat kasi, no? Pero at least nakapatay sila ng Ursa doon, ha? Napick up nila. At last na. Pero ayun yung chance, kumbaga, it's now or never chance for the side of Infamous kasi wala yung Lina and wala din yung Ogre. Kaya rin, malakas yung loob nilang i-go itong si Ursa. May information sila na wala yung mga supports doon ni Ursa. Nakakadalaw lang ng Lina in doon sa top. Pero goods nga, no? Yun nga yung pagkakataon nila doon.
Pero Nature's Prophet, mababa nga siya rito. Pero LC, na nag-rotate na nga rin sa may top lane, medyo sandwich na nila yung lane. Mahirap na eh. Si LC kasi yung tipo na hero na kahit nasabi mo off lane siya or mga ally lane, nasabihin natin ganun, minsan, eh kailangan pa rin niya ng either dagger o kung ano mang gagawin sa LC kasi may dalawang option si LC dyan. It's either magrerekta dagger siya para makuha nila yung hold na hinahanap nila or pwede siyang magkaroon, pwede siyang magbuild ng mga sustain items like pipe, crimson, or kahit ano nga pwedeng sustain item sa pwede mong buuin. Vlads. Pwede mo rito. Advisable kaya. Oops, ito na stun nga. Lina Inverse, kinopya nga rito ng Morphling, inahabol nga siya pero wala pang dual damage. Meron nga bang overwhelming odds pero patay nga siya rito sa Morphling. Adaptive strike nga lang at patay nga yung Lina Inverse na sa may middle lane. At least nakakasagot pero kakaunting gold lang na lamang ha, coming from business associate. Kumbaga hindi pa sapat yung sagot dito ng Infamous sa ngayon eh. Doon sa pressure na ginawa nila sa bottom lane. Pero somehow nakabango naman sila kahit papano. Hindi naman sila ganun kalugi because they have the Morphling na ayos naman yung farm. They have the NP na maayos din yung farm ng NP dito. So si Papita pala yung magbubuo dito ng mga utility items. He would go for that mechanism. Kasi Brax dito ano kayang bubuin niya? Hindi ko magda-dagger siya eh, because he built that Tranquiline Soul Ring. So I think he will go for the dagger. Kailangan nila ng initiator. Mababa ang level ni Snaking pero Ember Spirit magro-rotate dun sa top. Pero out lang yung Ursa Warrior. Medyo naamoy rito ni Papa Bear no, na mayroong dadalaw nga rito. Ako, kukunin nila yung tower pero... Hindi ata ganun kadali. So trade for trade lang to for. Pero mukhang ayun nga, speaking of di ganun kadali, mukhang iko-contest nga rito pero nagtitig nga yung Sun King sa top. Oh, pero yung bringer nga ito na nga mga kaibigan, na-stun nga sa likod yung LC. Pero meron nga yan second skill na pwede pakalaban, press the attack. Oop, patay yung Nature's Prophet. Pero nakapag-pop pa nga ng ultimate skill level 4 na din. Pero he will TP out at Nature's Prophet nga lang yung casualty. Medyo matagal yung pag-take nila ng tower doon sa top. Ano, even though may NP sila doon. Well, wala kasi din warp doon. It's a very rewarding for business associates kasi nakakuha sila ng tower sa baba. And well-defended yung tower nila sa taas. Nakakuha pa sila ng Ito, ma-lockdown kaya, Michael, Ember Spirit, at patay nga siya rito sa Sun King. So, ito yung ating score. Finally, umangat na ng 2K Goldie yung business associates. Yung hula ko kanina na pwedeng mag-vessel holder si Ember Spirit, yes, gagawin nila to. The problem is, masyadong matagal since position 4 Ember Spirit din kasi yung ginawa nila dito. Masyadong matagal to, ifaantay nila yung vessel na, for example, 20 minutes nila mabuo. Ano na yun, it's too late na dun para sa akin for masyadong matagal, for no? Ano ko kuyo ba ng vessel sa kabila? Dito sa business associate? They need the vessel too para sa akin. Kaya Morphling, it's kailangan nila. Sa akin din, tingin ko talaga. Oh, they have the Doom. Siguro magre-rely sila sa Doom ni EE. Kailangan hulihin talaga ni EE. All eyes on Morphling talaga yung dapat gawin dito ni EE sama. Pero para sa kanya lang talaga, no? For one specific target lang. Ganun ang strategy. Yun yung strat nila talaga dito. All in Morphling sila mamaya dito. Kasi si NP naman madaling makontrol. Marami naman disables yung business associates dito. So yung burst nila kailangan nilang ibigay lahat sa Morphling mamaya. And then afterwards, isa-isa na, pwede na nilang isa-isahin yung mga kakampi ni Morphling. Pero at least goods lang, at least nakapag-farm yung Morphling doon sa may middle lane. Despite the fact na nabigyan sila ng pressure dito sa early, no? Hindi siya out-farm. Actually, kung tingnan mo yung net worth, diba? Dalawang heroes dito ng Infamous is nasa taas. Isa pa yun. Na sila. Pero mataba din naman si Doom dito. Uy, na-fire blast. Tignan natin, ito na yung Ursa Warrior, pero medyo malayo. Hindi haabuti. Mayroong press the attack eh. Pero bottom lane, nagsiset up dito. Lina Inverse. Talagang tama, no? Ayaw din ibigay ni NP basta-basta yung Doom. Kasi given, tagal kasi ng cooldown ng Doom, AKC, no? Tagal, ang tagal. Yup, yun nga. Kailangan nilang gamitin talaga ng maayos yung Doom dito. Pero teka lang, may na-stun. Ay, wala. False alarm. Oo, kasi may press the attack, eh. Mm-hmm.
So si Doom kailangan, if ever na gusto niyang i-doom si Morphling, kailangan consider na yung factor na malayo si LC. Kasi kung hindi, mapapress the attack lang yun, masusustain lang ng isang LC. Pero ito, rotation ha, nag-pop yung smoke nila at spotted nga sila dito. Here comes the ignite. At alam, ng Infamous yung sa una na pwedeng paparating, pero goods lang at nakaiwas nga sila dito. Bane element, Bane, at meron na nga siya rito sa bunot mga kaibigan ha. Pero lima sa hero ng Business Associate, they want to push this tier 1 tower at gusto nga nilang bawasan dito sa paggalaw ng mapa yung mga tropa natin dito sa Infamous. Okay. Nastun, ignite, into 2, pero tuloy-tuloy pa rin yung pagbibigyan ng damage. Pero here comes the heroes. Yan ang Sun King yun. Napigilan nga niya dito yung pin script mga kaibigan. Pero unang casual dito yung Sun King dahil sa paglangoy ng sobrang lalim. Here comes the duel. Pero merong Sprout. Nakontrol nga nila yung Doom. Pero naibigay na nga ba ng Doom yung kanyang Doom? Sino nga bang inabot? Di ko napansin. Pero patay rata yung Ogre Magi rito. Overwhelming odds. At patay nga siya dito. Maiipit pa rito yung Doombringer. Sprout has been used. Rooted nga dito yung Ursa Warrior. Delikado yung side dito ng Business Associates. At eto na nga, tamang lakad nga lang si NB. Apat na hero dito sa low ground and he will just run into the high ground at medyo nadehado yung Business Associates doon sa may middle lane. Nayari nga sila doon, no? Oh. Pinilit talaga nila kasi nga, no? Pinilit nilang kunin itong tower na to. Reasonable naman kasi pag nakuha nila yung tower na yan, talagang mabubuksan yung malaking mapa dito ng Infamous. Pero the thing is, hindi nila na-burst yung Ursa, yung Morphling dito eh. It's too late. Kumbaga. Oo, kasi saka doon yung pag-go ng Sun King. Di ba yung parang presence of mind mo na tulungan yung kakampi mo? Wala na, nandun eh. Maganda yung napigilan niya yung grip. Pero napigilan niya kaso nga na, yung pagpasok nila doon, inside the tower. Masyado silang nabawasan. Oo, yun. Kasi may buff yung tower, di ba? Tama, may buff. Yup, may buff yung hindi, sa tier 2 pa yon. Pero again, masyado pang maaga. Tsaka wala na rin buhay si SK nun. Kung nakapag-cast siya ng Epi, well, wala kasi siyang nilagay din na Epi dito. So, wanting to consider. Ayun lang. Wala siyang hindi Epi doon. At saka hindi nila napatay itong si Morphling. Yun yung pinaka. Nakommit nila yung Doom, pero at the end, hindi nila napatay. And si Mu dito, nakokontrol kasi si Mu eh. Diba? Nakokontrol. Nai-sprout pa. Tapos siya sa Sprout. Sprout, yung talagang nakakabosit sa kanya dito. Uy, shout out kay Boss Melikin. Thank you sa 500 stars. Tulog-tulog din, boss. Oo. Shout out nga pala kay Boss Melikin. Tapos, salamat sa 500 stars. Thank you, Roblox naman yun. Nakakagana naman mag-cast pa ganyan. Pero ito naman yung swing ng gold, Casey, lumipat na sa Infamous. Kanina 2K gold lead, eh, no? Dahil dun sa may clash niya sa may middle lane. Pero, Lina. Yes, fight. Panalong-panalo sila doon. They have defended the tower, their tower, and na-team wipe pa nila yung Business Associates doon. Pero ganito ulit yun, Daddy A, nangyari na to nung game number 1. Pin script. Naku po, Remnant. At maabot yata yung Lina inverse snaking. Will fall into the hands of Papita nga rito. At 8-7 yung ating score. Ooh, na, talagang sila doon, ha? Speaking of gigil, talagang gigil sila sa middle tower. At LC, tignan natin dito, nag-press the attack. Tamang hataw nga lang, pero here comes Morphling. Out nga lang din at merong Doom pala na pwedeng pakawalan dito si Eternal. Ito na, round 2. Nasa wakas, nakuha na nila yung tower dito ng Infamous. Pero again, malaking loss yon for Business Associates. So kailangan nilang trabahuhin yung nawala sa kanila kanina dun sa middle lane. They need to push the top tower para nang sa ganda nila mang sila sa objective ngayon. Kasi kaya nila ginagawa na pinapressure nila yung mga tower dito ng Infamous. It's because of the NP na mabilis din kasi talagang pumush. Pero kasi yung item choice ni Papita dito is not for pushing towers. Oo, diba? Okay yung item choice niya. Okay yung item choice niya sa akin. They need the supports or the utility items. Pero meron na palang Eagle Song yung more. Naku po. May biryani like your eyes. Nakakagutom naman chat yung mga pinag... Oo nga. Huwag nyo muna kaming gutomin ni Daddy. Mga mamaya mga alas tayo mag-usap-usap ng pagkain. Ha?
Pero again, masyadong yung pre-ins ng laro dito. Ayan, Roshan ang magdidikta sa business associates kung lalamang sila ngayon. Kasi itong Roshan na to, they really need this para maka, kumbaga opening para makapag-push sila ng mga tier 2 towers. Nang sa ganun, makuha nila yung outpost dito ng Infamous. And then, pag nakuha nila yung outpost, tas lalong liliit yung mapa dito ng Infamous. Pero yun, no goods, nakuha nga nila, pero kailangan nilang makuha tong tower dito sa baba. At least meron silang exchange, no? Mm, kahit pa paano, yung objective. Oh, kahit pa paano, at least objectives. Pero yun, nakuha na nga nila yung tower yun. Nakuha, at least meron, kahit pa paano. Mm-hmm. Pero given talagang Ursa, talagang napakabilis mag-Roshan. Roshan, and then given pa na nag-Fury nga, etong si Mu, talagang makakasabay siya sa farming dito ng isang Morphling. Pero Ethereal Blade already completed for Morphling. Ito na rin yung magdidikta ngayon sa Infamous kung makaka-burst ba sila o hindi. They need to burst the Ursa or it's either... Mukha support. Support thing. Yes, pwede. Pwede nilang unahin or eliminate muna yung mga support. Kasi yung mga support nila dito, napakalaki ng ambag ng mga support ng business associates dito. Kasi sa kanila manggagaling yung mga chain stuns. Yung stun ni Fear, yung stun ni Snaking, yung burst ng Laguna Blade ni Snaking. So mahalaga rin na ma-eliminate agad yung mga support. Wala, no? Wala yung kaninang, ito na. Mga magkakagulo na nga rito. Overwhelming odds. Pero spotted nga nila dito yung Sand King. At patay nga siya rito. Instant duel dun sa middle lane. Nasama pa kayo Lina Inverse. So dalawa ko agad yung casualty. Let's see kung pwede pa nga nila itong abutan si Ogre Maggie. Na nakasakay nga rito sa ibon na di na makalipad. Ito na nga yung Morphling. Speaking of Morphling, getting the triple kill at tubos na sila doon mga kaibigan, ha? And power will fall. Grabe, no? Tapos transition pupunta sa objective skills into objective. Ang ganda para sa side dito na ang Infamous, ha? Nagamit nila ng maayos yung nahold din kasi nila yung SK doon. Very good decision for Acel na nakuha na yung SK. Ang dami rin kasing pwedeng gawin dito ni Brax kasi they have he has the dagger and yung Epi na siya yung initiator dito side ng business associates. Hindi naman si Doom. So, follow up lang ni Doom yun. Uy, na-nightmare? Oo nga. Well, there's also Morphling, no? Para siyang bumaril pa talikod. Iniwan niya yung Sand King. Tapos, in-adaptive stripe lang niya. Nakita ko ba yun? Iniwan niya yung Morphling. Kala ko nga buhay. Nag-dive in siya ron sa may harap. Mm-hmm. Piruntahan niya yung Lina. Kala ko buhay. Pero to, smoke dito sa side ng business associate. Ito na, nalundagan. Sand King with the stun. At Nature's Prophet yung kanilang target. Tinan natin kung ma-lockdown. Here comes the stun. Laguna Blade. Pero yung lang sleep. Yung mga kaibigan, Instant Sprout. At buhay nga rito si Papita. Diyos ko pumamita. Pero yun nga lang, na-pick up na siya rito mga kaibigan. Pero Ogre Maggie, running low in his life. Instant shotgun nga rito. At 2-2 trade. Pero Ursa will pop his Aegis of Immortality rito. Pero goods din, ha. At least naka-pick up sila ng dalawa dun, ha. But they need business associates, they need to disengage kasi na-pop na itong ultimate ni Doom as well as yung ultimate, ay yung Aegis dito, neto ni Mu. Pero sa na hindi nila napapatay ang isang Morphling na now going for that resistance build which is Yasha and then maybe Satanic afterwards, talagang baliwala na yung Doom ni Doom mamaya. Ang tagal dun sa Nature's Prophet, no? Ang tagal nila bago mapatay. Ang dami nilang binitawan na skill dun. Ang dami na burnout na skill dun. Just for that Nature's Prophet, no? Oo, ang tagal. Actually, sa kill for business associates, pero it's not very worth it kasi they haven't touched the tower. No objectives at all. Hindi nila napatay yung Morphling. So, reset lang ulit for business associates. Oh, pero kamunti ka na sila sa clash nila, pero parang alanganin sila lagi sa clash nila, eh, no? Mhm. Alanganin sila if ma-burst si Ursa ka talaga kasi yung magbibigay ng continuous damage is manggagaling from Ursa. Pero to, AC, merong smoke ah. Pero meron tayong duel dito. Nagpop na nga ng drums, eto na nga. Press the attack pero na-break yung smoke pero instant dagger. Oy, yun lang, pero grabe yung pag-shotgun dito ni Pakas. Instant kill din sa Ogre. Tinatin ko pwede nga ma-duel. Ayun na nga yung duel mga kaibigan. Inabot nga rin na rito yung Ursa Warrior. Pero Sand King to the rescue. Pero yun lang, here comes Nature's Prophet. Mukhang siya pa kaya madadamay no matter what. At patay nga rito yung Sand King sa may top lane. So 3 is into 1 exchange, no? Pakas? Ah?
Morphling is really doing the job there. Oh. Ang ganda rin nung ano, nung yes, very very kumaga si LC namatay na may karangalan talaga kasi na-duel niya yung Ursa. Napakahalagang kill talaga ng Ursa dito. And si Pakas dito, nakita mo naman kung gaano niya tinatrabaho yung kalamangan nila dito. Mostly sa kanya talaga nakukuha lahat eh. Ay! Oh my god, kinansel yung TP niya. No. Maano siya eh, ma-infernal blade siya dun eh. So, might as well cancel mo na lang yung TP mo para makapag-wave out. Pero, masakit-sakit yung Morphling dito sa game na to. Oo. Oh, binibigyan sila ng problema. Oo, oh, yan ang turnaround ng Daddy A, yung ano, nakuha niya yung Ethereal Blade. Doon nagbago yung story nung ano, yung storyline ng Infamous dito. Eh. Nakalamang sila sa team fight. Dalawang team fight kanila to. So, si Business Associates dito ngayon, kailangan nilang mag-isip ng paraan paano nila papatayin ng isang Morphling. Ito na naman, smoke. Pero alam naman natin na meron nakaantabay lagi na Nature's Prophet na anytime pwedeng mag-teleport. Here comes the duel again into the Sand King. Pero, naku po, he will fall, pero dual damage man, nakuha nga ba? Pero patay pa din ha, at least nakapick up sila din, nakapick up nga sila. Pero meron silang ward doon, pero yun lang ang pinakamaganda. Ultimate skill has been pop, in sprout nga rito sa may jungle, Lina inverse, at Pakas nga rito. Godlike streak, eto na nga, godlike at god mode activated, pero doom, madudoom nga rito yung isang morphling, pero habulin nga siya ng apat. Tignan natin doon sa may backside, meron nga mapapatay na isa. Pero yung dalawa, yung nag-instant buyback dito sa Business Associates. At patay nga si Morphling doon, mga kaibigan. At yun, out nga lang dito si Bane. Ayun yung kailangan nilang gawin eh. Kailangan talaga nilang madoom dito. Kumaga, nakasalalay lahat. Kaya Envy, kay EE, yung ikakapanalo nila sa teamfight. Kasi kung hindi talaga nila ma-doom to, ang daming mababurst ni Morphling. Ang daming niyang pwedeng kopyahin, si Lina, si SK, yung stun ng SK, nagmamatter, yung bloodlust ng Ogre, pwede rin kunin dito ng Morphling. So, magkakalaban nila ngayong 23 minutes is yung Morphling pa sa ngayon. Mga apat na hero ng Infamous dito is for backup lang for Morphling to burst his enemies. Kaso lang, pagka downtime yung doom, wala eh. Libre yung into mo. Kumbaga, kailangan nilang mag-innovate ng ibang paraan para mapatay si Morphling even though walang doom. Oh, yun. Ayun ang totoo. This time around, alam nila na yung cooldown ng doom. Abyssal? Pwede. But si Mu dito, mas ipaprioritize na yung resistance din dito. And dagdag HP na rin. Kailangan niya yan because of the burst potential ng isang Morphling dito. Pero think ko, Abyssal, maganda rin item for Mu later on para pandagdag disable for Morphling later. At least easy makago sila, no? At least dagdag lockdown kung pagkakataon na walang doom. Pero this time around, medyo matapang yung Infamous. Alam nga nila na walang doom nga rito. Smoke into three heroes. Ganda talaga na merong Nature's Prophet. Easy talaga na backup. Pero alam akin talaga. Akin mo yung mga before dito, Daddy Eo. Malaking information yan na sa Nuts. Uy, anong ginagawa ng Ogre Magir? Ang gabi naman, tumayo nga lang siya rin. Inabot nga siya ng shotgun sa mukha. At instant patay nga rin si Ogre, mga kaibigan. Pero ang ginagawa, makatayo siya rin, man. Nakubulan na lang, Remnant. Remnant. Eto na nga, ahabulin pa nga nila yung Sun King. Naku po, bakit nag-stun ka pa pabalik? Alam nga rito ng Infamous na wala nga silang doom. Pero na-sleep dito. Pwede matulog na si Mu. Pero tamang matrick nga lang. Pero, nga, 2 seconds doom. Tinatay, lalaban nga si Envy dito. Yun lang. Na-doom nga nila, mga kaibigan. Pero press the attack as been pop. Instant BKB nga rito para kay Eternal Envy. Hinataw nga ng Eternal Blade. Tinan natin kung mapatay nga niya yung Morphling, mga sir. Ito na nga lang yung kanya-kanyang kabulin. And Envy ginagawa lahat ng kanyang trabaho. Pero nag-war up na nga yung doom. Pero merong specific build. Decimal nga itong inabot yung Ursa. Oh, eto na nga. Makontrol nga ba nila? Pero lalaban nga si Infamous. Wave out nga lang dito. Instant second skill, Infernal Blade. Dinahabol nga rin nga niya yung Morphling. Bane, tamang lakad lang. Pero grabe naman pa yung squishy rito ng Morphling. Doom pa nga yung nabigyan. Remnant nga dito. Pero tatlo na nga yung casualty kagad sa Business Associates. Grabe. Isa lang masasabi ko doon, Daddy A. Pero instant duel. Ayaw pa nga nilang tumigil. Gusto pa nga nila ng isa pang pick up. Pero winner nga rito si LC. Pero again, eto na naman, sleep. At ito, pwede nga silang mag-set up and it's a kill going to the Bane at it's a full team wipeout para sa side ng Business Associate, Infamous! Abi, isa lang masasabi ko dun, Daddy A. Pakas, you're a god!
Grabe yung habol ni Doom doon. Kasi preoccupied na rin kasi yung business associates dito na, okay, focus tayo sa morph. But the thing is, hindi nila napatay yung morphling dito. So talagang nagkalat. Hindi naman sa nagkalat. Kumaganda, na-spread out yung position ng business associates dito. Tapos na-micro lang sila eh. Oo, walang, na-i-kite nila yung Doom. Na-i-kite nila ng sobra, lahat ng yung Doom doon. Ang problema, walang follow-up na pwedeng sumunod doon sa Doom para sa dagdag damage, para mapatay yung Morphling. Ayun yung problema. Ito na, instant duel, here comes the teleportation coming from Papita. At yun lang. Ito yung map presence na pinapakita ni Papita dito. Ito yung lakas ng NP pinakikita natin ngayon. And nakita mo, nag-struggle kasi si SK na pumasok or mag-initiate para sa side ng business associates, kaya sila nalulugi din sa team fight eh. And ang gandang choice ng Nature's Prophet dito, kita mo, meron siyang pipe, mech, and then Vlad's, talagang suportang-suporta. And then Vessel na completed for this Ember Spirit. Baga sakto na dito eh. Etong si LC naman going for that halberd. Talagang infamous, nakikita na nila yung luwanag dito sa game number 2. Umuulimin na sobra. Mapa dito ng isang ursa. Kapag tinignan mo yung NP, bukod dun sa utility items na pwede niyang ibigay tayo sa instant backup sa campaign, nakapag-show pa siya ng lane. Ng lane. Ito, so yun nga yung pinakamahalaga. Sobrang alaga. Saka talaga yung pressure talaga. Lahat nandito sa business associates. So in that way, mapipilitan laging lumaban yung business associates as apat or tatlo lang. Kasi mapipilitan mag-defend yung isang hero dito ng business associates. Yun yung lakas ng isang NP talaga pag nagamit mo ng maayos yung NP. Pero meron Doom nga dito, ha. Meron online na ulit yung Doom ni Eternal Envy. And malapit na rin sa Satanic etong si Morphe. Ayun ang problema. Ayun lang. Ako makakilikado nito and level 20 na rin siya dito. So talagang hindi siya nag-rely sa replicate niya or sa ultimate niya. Talagang kinuha niyang talent dito, attack speed, waveform, attack target. So talagang masakit yung pang suntukan. Pag ano to, pag nakakuha ng Titan Silver to. Resistance. Eto na, instant duel dito sa Sun King. Medyo wala sila ng target, pero BKB has been popped dito kay Eternal Envy. TP out. Tingnan natin kung pwede nga maabutan, pero hindi nila maka-cancel doon. Pero sobrang costly kumbaga nung team fight na yun para sa side ng business associates kasi na-pop ni EE yung kanyang doom dito. 1 minute na walang doom, natenga lang. And si SK na naman, sabi ko sa'yo, Daddy, nahihirapan si ASK talaga pumuesto eh. Lagi silang nayayari. It's because of the deep wards na rin kasi na ginagawa ng Isa pa yun. Totoo talaga. Ang ganda ng placing ng words ng ng side ng Infamous. Kaya talaga, pag yung duel, sulit. Teka lang, Daddy. Saan tayo nag-bet? Infamous tayo. Ay, Labiba Peru. Ayos ah. So, Infamous talaga tayo. Nag-bet, Pero yan guys, if ever na gusto nyong itry itong bettings na ginagawa namin, pero bet responsibly naman, punta lang kayo sa phoenixbet.com and use our referral code LuponWXC, maliliit na letters lang yan. Nakita nyo naman nun, may kabako, Daddy, habang nagkakasgawa ng bet natin. Kung gusto nyong kabahan, hindi lang sa kape, sa bet din, punta na kayo sa phoenixbet. Para masarap yung panonood, no? Diba? Nanonood ka na, kinakabahan ka pa. Pero grabe yung ganda ng pinakita ng Infamous sa laro na to. Sobra. Si Pakas, especially si Pakas, nakita mo naman, hindi siya nag kumbaga yung galaw dito ng isang ang tapang ng LC. Miskin mag-isa lang siya ron, no. Medyo naiilang nang gumalaw dito yung side ng ng business associate. Wala na silang mapa dito ngayon. So pag nag-late game, naka-satanic na pala to. Pero Morphling will go in at target nga niya yung Lina. Pero eh nga lang, instant press the attack. Ayun lang, nasa bunutan nga rito si Eternal Envy. Miski wala kang buhok, huli ka diya. Pero ito na nga, nag-pop nga ng Glyph Fortification. Pero instant buyback para kay Doombringer nga dito. Pero merong AGC Immortality. Pero nag-pop pala ng satanic dito si Paka sa middle lane. Pero ayaw niyang mamansin, tamang suntukan nga lang dito versus yung tower. Pero yun nga lang, lima dito sa side ng business associates. Puro taga-tanawan nga lang, pero disarmed. Tingnan natin, Ogre Maggie. Ayun nga lang, patay nga siya dito sa Adaptive Strike.
At naku po, mukhang wala silang magawa ngayon. Wala silang magawa kasi lagi ang gaganda nung ano, ang bitawan na skills dito ni Bane. Ang ganda ng mga grip niya dito na force etong si Doom or si EE na mag-buyback. Ang at isa pa, ni-utilize nila ng maayos yung EE. Dadahan. Ilag no. Oh, grabe naman yung pinapakita ni Pakas dito. Ay, pag may Aegis of Immortality ka, 100% lakas ng loob tapos 200% asim yan. At iba yung asim niya doon. Oh. Pero yung first set of frags, tapos tier 3 tower sa top, mukhang sapat na to para sa Infamous. Oh, gusto ko rin ng Aegis, Daddy A. Pick para may pick ano, may tibay at lakas ng loob din ako. Hindi, may word, pero may, may cheese pa sila dito, so they can still fight. Oops, na-stun, pero may ward yara, pero instant doom dito kay Eternal Envy. Ayun, papaka-importante yung target nga yung napigit doon. Wala nga siyang buyback dito, pero 5 versus 4 situation. Lina inside the sprout, nice disarm, pero look at Papita, pre-hit nga na siya. Tama, chipoy-chipoy nga lang, sabay spider legs, pero Morphling mapipick up. Instant buyback kay Ember Spirit, empty nga rito Pulado, pero Bane will fall. At ayun nga lang, ha, naipanalo ng Business Association laban dito. Sun King will stun the Legion Commander, pero aabulin nga rito ng dalawang hero, pero mukhang wala na silang follow-up. Here comes the Yule Scepter setup, pero I doubt na walang mana nga yan, sir. Pero here comes the press the attack, pero Fire Blast and dead LC, mga kaibigan. At it's a 1-2-3 trade, rather 2-2-2. Oo, nakakuha nila si Doom. Nag-buyout sa kanila, para, ah, nag-buyout pala Ember Spirit. Yep, nakakuha nila si Doom agad doon, but the thing is, hindi masyadong naka-free hit ang isang Morphling doon sa teamfight na yon. Napag-stun siya, since wala rin naman kasi siyang BKB. And nakita mo, after nung teamfight na yon, ay, kailangan ko pala ng BKB, mag-queue ako ng BKB. And immediately, naisip niya talagang kailangan niya ng BKB. Kasi nakita mo kung gaano kahirap pumosisyon ng puro stun yung kalaban niya. So, yun yung kumbaga, may realization ng isang Morphling dun sa teamfight na yan. They have lost the teamfight dun sa middle lane. So, opening to ngayon ng Business Associates para makabawi. Oh, para sa, naku, pero item ng Ursa? Ano na kayo? Okay, SNY. Magugulat na sana ako eh. Kasi nakapag-cheese pa dun yung Morphling eh. Kaso ang problema, hindi na siya nakahataw talaga and ginatngat siya ng isang Ursa. Parang may word yata sila dun sa ano, high ground kanina eh. Parang nakita yata nila nag-SOD. Let me check. May word na. May word, Casey. Teka lang, eh, pa-backwards natin yan. I got you, Daddy. Pero 28-17 yung ating score, ha? 33 minutes and 38 seconds to be exact. At 7K gold lead na lang yung kaninang 10K gold lead, ha? Ng Infamous rito, mga kaibigan. Ha? Medyo baga, huminga ano pa. Teka... nasa bingit pa ng kamatayan yung laro dito ng Business Associates, pero hindi pa naman tapos ang laban for them. And as you can see, nag-smoke pa sila dito. Nag-smoke. One good catch para sa Morphling lang talaga. And kaya-kaya nila ito. Okay. Ay, malapit niya. Maganda naku, to, ha? Naku, walang bio dyan. Ito na nga, with the Doom, ito na nga, abutin, instant pa nga rito, instant stun nga rito, pero hindi nga na mabawasan rito, nakapag-mot nga ng strength, pero sa likod, tinan mo, nasearing chain yung dalawang support, ito, dalawa laban sa lima, Sun King will fall, siya ang una rito, casualty, pero napatulog dun sa may bandang Kodi, meron nga napatulog, pero inside the sprout, pre-hit nga rito, Ogre Magi nga rito makamatay, pero maduduel nga rito si Mr. Ursa Warrior, nakachipoy pa nga ng Laguna Blade dito, Bane nga rito will fall, pero na-cancel nga rito yung pag-tipi nga rito ng Ursa Warrior, pero tamang press the attack lang si Legion Commander, tamang suntukan. Here comes Eternal Envy, pero bakbakan pa rin dito against 3, pero patay nga siya rito. Lina Inverse will be their next target, at apat yung patay rito sa Business Associates. Naku po, napasama pa nga yung pag-SOD nga nila dun, pero oh, kala ko pick up na dati no, nakita mo na pick up pero pinangarap ko din minsan ganong kabilis reflexes ko eh. Grabe naman si Pakas dun. Ano, parang point millisecond lang talaga yung ano eh. Yung alam mo kinaganda doon sa clash na yung Casey. Na searing chain ni Ember Spirit yung dalawang support dun sa likod. At saka hindi, hindi nakasunod. Hindi nakasunod. Napaganda, commended yung Ember Spirit dun na searing chain niya. Hindi nakapalo, hindi nakabackup. Yep, and din yung press D attack din kasi alam nila na walang buyback. I mean, merong buyback yung Ursa, pero wala silang magagawa ngayon. No Doom available. Wala silang ibibitaw dito. So, rekta, mid na lang talaga. Taas kamay na lang talaga to. Pero mukhang nilalaban pa nila. Ayaw pa nilang kumul ng GG rito. Pero look at Morphling dito, mga kaibigan. Para sa meron dalang Uzi. Here comes Ursa Warrior. Magpipipi nga. Pero mukhang may mapipick up pa nga na Bane.
At patay nga si Bane doon, mga sir. At mukhang kailangan yata nila mag-out. Pero lalaban na nga lang. Instant duel dito kay Ursa Warrior. Alam nila, nag-buyback yan, mga sir. BKB ni Eternal Envy. He might fall. At double kill nga rin pagpakas. At GG has been called. At series natin matatay. All one. At pumunta nga tayo sa game number 3. Sabi naman yung performance ng Infamous dito. Actually, hindi lang naman si Mark yung gumawa talaga ng trabaho eh. Lahat ng heroes, ng players dito ng Infamous, ang gaganda nung grip ni Ben, ang gaganda nung mga catch dito ni LC, yung mga ano niya, yung mga hold niya dito. And then si Ember Spirit din, yung item choice niya, nag-paid off din, as well as sa Papita. So talagang nakakite nila. Ito si Ursa. Ganda ng syempre, gameplay nila doon. Kita mo naman pakas with the one-man show, Morphling show, talaga yung ginawa niya doon. After makuha yung Ethereal Blade, talagang doon na nagsunod-sunod yung kalamangan dito ng Infamous Gaming. So, ang bilis niya, ang bilis niyang na-imorph sa strength kaagad paglapit ng game. Oh, no? Doon talaga yun eh. Kala ko rin talaga, mahuhuli si Morphling doon eh. Pero ewan ko, God, may sasabi tayong inhuman reaction talaga yung ginawa doon ni Pakas. Na-force stop yata siya, papalapit. Pero talaga yung clutch doon, yung Ember Spirit talaga, napigilan niya yung support. Kaya yung nangyari doon, Casey, naging 5 versus 2. 5 versus 2. Ngayon parang nangyari. Parang 5 versus 3 yata. Nandun rin yata yung sa lang yun eh. Nasustain din kasi talaga ning LC and then ni Papita etong si Morphling. At saka yung resistance niya, di ba? May SY siya, may satanic siya. So sobrang saglit lang talaga yung doom neto ni Eternal Envy. So doon sila talaga pinaka nangyari. Well, sayang yung performance ni Mo dito. Pero Infamous Gaming, they forced out a game number 3. Kaya magkakaroon tayo ng game 3 dyan. So guys, huwag kayong aalis. Pero Daddy A, nanalo yung bet natin. Oo nga. Nasaan na? Nanalo yung bet natin, Daddy A. I can't believe what I'm seeing right now. Sabi siya, Infamous tayo eh. Infamous lang, Labibo Peru. Pero again, guys, tingnan natin kung sino ba talagang pinakamagwawagi ng ating series natin. So, huwag kayong aalis dyan. Stay back, relax, and watch Kuya Nick. We'll be right back.